gisa-gisa tayo ng bawang, sibuyas, kamatis, at saka, ito, dinikdik na bawang. Siyempre, nag-blender tayo ng kamatis. Marami kasing kamatis dito. Ano yan, sakit. At lagyan din natin ng in-slice na kamatis. At saka bell pepper. Hintayin lang natin maging brownies yung ating sibuyas. Para umaalingasaw yung amoy. Yan. Lagay na natin yung ating kamatis at bell pepper. Durugin lang natin yung kamatis na lumalabas yung original niya na katas. Ito yung ating cumin seed. O sa Arabic pa is kamon. Kamon. O kamon. Siyempre, itong turmeric natin, hindi ito mawawala. Luyang dilaw. Saka itong curry powder natin. Ito sponsored guys ha. Binili ko to sa tindahan. Siyempre, para mamula pula yung request ni nanay, lagyan natin ang tumitik eh. Lagay na natin ang ating okra. Ito na. Halo-halo it. Hindi ba makikita ba? Kasi mababa. Ayun o. Hindi ito okra na fresh. Hindi man siya mabak. Ayan. Ano na siya? Nasa freezer na to. Frozen na itong binili ko kasi wala nang harvest sa farm. Na ano na yung okra na natapos na. Dalawang buwan kalahati lang yung okra natapos na. Ayan, ilagay na natin itong binablender nating kamatis. Ayan.
So, hayaan natin siyang kumulo. Saka natin dagdagan ng tubig kapag kukulangin. Kasi hindi naman ito masyadong masabaw. Parang ganito lang ba? Ganito lang ang sabaw niya. Pagka ano na. Kaya kung tama-tama na ito, ipag malambot na yung okra, hindi na natin lagyan ng tubig. Yun na ang tubig niya, yung kamatis. So, lagyan na natin ng asin. Mas suhok-suhok yung ano, sulipsip yung so hayaan lang natin itong kumulo. At magsaing na ako ng kanin. Ang sekreto dito, kapag magsaing ka ng kanin, lagyan mo ng mantika at saka asin. Ayan. Kasi walang lasa ang bigas dito, kaya binabad ko. Isang oras na yung nakababad. Walang problema kahit ilang oras pa yung nakababad. Kasi hahaba siya. So, doon na naman tayo sa ibang gawain. Lagyan ko ng tubig kasi matutong. Kasi purong kamatis. Lagyan din natin ng coriander leaves na presko. Saka parsley. Para may dahon-dahon siya mamaya. Para may dahon-dahon. Wala ng parsley. Coriander na lang ano natin. Ito po yung hinarbis ko doon sa farm. Hindi naman ito madali masira. Basta di lang siya babasa. Marami na nga akong in-slice dito sa freezer. Parsley at saka coriander. At saka spinach. Kasi pag wala ng harvest, may magagamit pa rin ako. Kahit pa paano. Ito naman, nag-blender lang naman tayo para ilagay natin sa freezer. Kasi magkandasira na yung kamatis sa gamit. Kaya gawa natin ang paraan para pag wala na talagang kamatis, magawa pa rin tayo ng tomato sauce. Dahil dito nilagay mo sa presyo. O, ito po yun. Paano? Pag wala nang harvest ang kamatis, wala na talaga. Kaya pagdating sa kamatis na mahal, tapos na po tayo sa kamatis. Dito na naman tayo sa yung tinatawag ni nanay na pool. Yung beans na malaki ang buto. Pool beans. Pool kasi yung pangalan nito kasi nasa lata is pool na nito. Pool beans. Ay, niloko na pala. Naluto na pala. So, ganito yung buto. Tapos, kunin natin yung pinakabalat niya. Ayan. Ito na siya. Para pag ano ni nanay, malinis na. Kasi trabahoso ito. Eh, yung tagaluto dito, wala naman taong itong pakialam. Eh, nangasira na tuloy mga kamatis dahil isang karton. Biniblender ko lahat. Kasi, papasira na.
So, ito yung pool na presko. Tapos, anuhin natin, ganyanin. Tapos, balatan. Ayan. Pwede na yun natin siya dyan ilagay kasi puhugasan pa nito. Sira. Tapos, yung ginawa ko dito, sabi ni nanay, nag-boiling ako ng manok. Tapos, inubin. Tapos, ito, niluto ng butter. At saka na, sinama yung sibuyas. Kaya, ginawang topping sa kanin. Yung tubig sa manok na nilaga. Tapos, ito, ginawang toppings. Kasama na yung sibuyas. So, if you like this video, please subscribe my YouTube channel, Nadira Ivy, and don't forget to click the bell para ma-notified kayo sa mga susunod kong mga kaganapan. Bye-bye, and God bless us all. Salamat!